Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 1, Mathematics, Quarter 3, Module 1, Counting Groups of Equal Quantity Using Concrete Objects Up to 50 and Writing an Equivalent Expression. Katapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang number 1, matutukoy ang mga paraan kung paano ang mabilis bilang ng group of equal quantity gamit ang mga konkretong bagay. Number 2, makasusulat ng katumbas na ekspresyon gamit ang konsepto ng pagbilang ng group of equal quantity. At number 3, pagkakaroon ng malawak na kaalaman at kasiyahan sa paggawa ng mga nakatakdang gawain tungkol sa iba pang paraan ng pagbilang gamit ang groups of equal quantity. Subukin, tingnang mabuti ang mga larawan. Bilangin ang kabuuang bilang ng bawat larawan. Isulat ang sagot sa kahon. Number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o 8. Sulat sa kahon. Number 2. Bilangin nga ninyo mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 15. Isulat sa loob ng kahon. Number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 o 20. 20 o 20. Sulat sa loob ng kahon. Number 4. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, o 25. Isulat sa loob ng kahon. At number 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 o 30. Isulat sa loob ng kahon. Balikan, isulat ang mga nawawalang bilang sa mga patlang. Number 1. 2, 4, 6, 8, 10. Ano ang mga kasunod na bilang? Gagawin lamang dito ay dadagdagan lamang ng tigdala-dalawa ang mga bilang. 10, dagdagan mo ng 2. Anong sagot? Tama, 12. 12, dagdagan mo ulit ng 2. Tama, 14. At 14, dagdagan mo ng 2. Tama, 16. Number 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, dagdagan mo ng 2 ulit. Tama, 22. 22, dagdagan mo ng 2. 24, 24, dagdagan mo ng 2. 26. Number 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ito naman ay dadagdagan mo ng tigta-tatlo. 21, dagdagan mo ng 3. Tama. 24. 24, dagdagan mo na naman ng 3. 27, tama. 27, dagdagan mo ng 3. 30. Number 4. 5, 10, 15, 20. 25,
30, ito naman ay dinadagdagan ng 5. Tingli 5. 30, dagdagan mo ng 5. 35, tama. 35, dagdagan ng 5. 40, tama. 40, dagdagan mo ng 5. 45. At number 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35. Dagdagan mo lamang ulit ito ng tigli 5. 35, dagdagan ng 5. Tama. 40. 40, dagdagan mo ng 5. 45, tama. 45, dagdagan mo ng 5. 50, magaling. Tuklasin. Tignang mabuti ang mga larawan sa itaas. May 4 na bungkos ng bulaklak. 4 na grupo ng bulaklak. 1, 2, 3, 4. Ang bawat bungkos o grupo ay may 3 bulaklak. Sa bawat grupo o set ay may 3 bulaklak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan lahat ang mga bilang ng mga bulaklak? May 2 paraan ng pagsulat ng ekspresyon ng mga larawan. Maaari itong isulat sa mahabang paraan at sa maikling paraan. Ganito ay sinusulat sa mahabang paraan ang mga larawan. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Maaari mo ring itong isulat sa maikling paraan. 4 o 4 na pangkat times 3, kung ilan lahat sa bawat pangkat, equals 12. Upang makuha ang kabuuang bilang ng mga bulaklak, kailangang pagsama-samahin nating bilangin ang mga bungkos o pangkat ng bulaklak. Maaari nating bilangin ng isahan, pangkatan o skip counting. Maari ding isulat sa ganitong paraan, sa mahabang paraan. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Ang tawag sa paraang ito ay paulit-ulit na pagdadagdag o repeated addition. Maari din nating isulat sa ganito. 4, 4 ibig sabihin 4 na pangkat ng bulaklak times 3, tigta 3 bulaklak kada pangkat equals 12. Ito ang pinakamaikling paraan ng pagdadagdag. Ito ay tinatawag na multiplication. Suriin, punan ang mga patlang ng tamang sagot. Number 1. Ilang pangkat o ilang grupo ng mga ice cream ang nakikita nyo? 1, 2, 3, 4, 5 Isusulat sa unang linya ang sagot. 5. 5 pangkat ng 5, ibig sabihin 5 din ang laman ng bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ay ang sagot. Ilan lahat ang mga ice cream? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 o 25. Isusulat mo dito. At isusulat mo rin dito. Maaari mo ring bilangin ang mga ice cream sa pamamagitan ng pag-skip counting. Lalo na't pare-parehas lamang naman ang bilang ng mga ice cream sa bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Tigli 5. 5, 10, 15, 20, 25. Mayroong 25 o 25 ice cream. Number 2. Ilang pangkat ng puno ang nakikita ninyo? Isulat ito sa unang linya. 4 na pangkat ng 3 o 3 puno ay? Ano ang sagot? Bilangin lahat ng mga puno. Isulat dito ang sagot. Maari din nating bilangin ang mga ito sa pamamagitan ng skip counting by 3. Number 3. Ilang pangkat ng buko ang nakikita ninyo? Dito sa unang linya,
pangkat ng dalawa dahil tig-dalawang buko sa bawat linya ay susulat dito sa pangalawang linya ang sagot. Ari din natin itong bilangin sa pamamagitan ng skip counting by 2. Pagyamanin. Unang gawain, tignang mabuti ang mga larawan. Hanapin at isulat ang mga nawawalang bilang upang makuha ang tamang sagot. Sagutin ito ng may katapatan. Isusulat dito sa loob ng kahon ang bilang ng bawat larawan. Gaya nitong number 1. Ilan ang mangga sa unang kahon? 1, 2, 3. Isusulat dito, 3. Dito ulit, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3 dito. 1, 2, 3. Tatlo rin dito. 1, 2, 3. 3 ulit. At 1, 2, 3. Susulat dito, 3. Equals kung ilan lahat ang mga mangga. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 o 18. Isusulat dito sa huling kahon ang sagot. Maari din nating bilangin ang mga mangga sa pamamagitan ng skip counting by 3 dahil tigtatatlo sila. 3, 6, 9, 12, 15, 18 o 18. Dito naman, 6 na 3, 6 na pangkat ng tatlong mangga ay anong sagot? 18 o 18. Tama. Paano naman natin ito isusulat sa multiplication o maikling paraan? Ang gagawin lamang natin, isusulat natin dito sa unang kahon kung ilang pangkat ang mga mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6. 6 times kung ilan ang mangga sa bawat kahon. 1, 2, 3. Tigtatatlo. 3. 6 times 3 equals kung ilan lahat ang mga mangga. 18 o 18. Mayroong 18 o 18 na mangga. Gawin ang number 2 at number 3. Kalawang gawain, puna ng mga kahon ng tamang sagot. Bilangin ito sa pamamagitan ng skip counting. Tignan ng mga bayabas, ito ay tigdala dalawa. Kaya, magbibilang ka or skip counting by 2. 2, 4, anong kasunod? 4, dagdagan mo ulit ng dalawa. Tama, 6. 6, dagdagan mo ulit ng dalawa. 8. Magaling. Ay blank na bungkos, ibig sabihin kung ilang pangkat ang mga bayabas. 1, 2, 3, 4. May 4 na bungkos ng bayabas at ang kabuang bilang ng bayabas ay kung ilan lahat ang mga bayabas. 8. Tama. Subukan nyo ngang gawin ang number 2. Pansinin ang mga bulaklak. Ang mga ito ay tigtatatlo, kaya magbibilang tayo ng tigtatatlo. Skip counting by 3. 3, 6, 9. Ang 9, dadagdagan mo ng 3. Anong sagot? Dadagdagan mo ulit ng 3. Ano ang sagot? At dadagdagan mo ulit ng 3. Ano ang sagot? May blank na bungkos. Ibig sabihin kung ilang pangkat ang mga bulaklak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na bungkos ng bulaklak at ang kabuang bilang ng bulaklak ay kung ilan lahat ang mga bulaklak. Isulat sa loob ng kahon. Number 3. Subukan nyo ulit gawin ang number 3. Pansinin ang mga larawan. Ang mga ito ay tig-lima-lima. Kaya, ikaw ay magbibilang ng skip counting by 5. 5, 10, 15, 15, dagdagan ng 5, ano ang sagot? Dagdagan ulit ng 5, ano ang sagot? Dagdagan mo ulit ng 5, at ito'y dagdagan mo ulit ng 5, ano ang sagot? May blank na kawan ng ibon,
Kung ilan ang grupo ng ibon o kahon ang nakikita ninyo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, seven. May pitong kawan ng ibon at ang kabuuang bilang ng ibon ay kung ilan lahat ang mga ibon. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Isa-isip. Number 1, may mga paraan ng pagbilang at pagsulat ng pangkatang pantay ang dami o equal quantity. Sabihin ng equal quantity ay pantay ang dami gamit ang mga konkretong bagay. Number 2, sa pagbibilang, maaring bilangin ito ng isahan, pangkatan o skip counting. Number 3, sa pagsulat naman ay maaring gamitin ang repeated addition o yung mahabang paraan o multiplication sentence o yung maikling paraan. Isagawa, puna ng angkop na bilang ang bawat diagram. Isulat ang sagot sa kahon. Number 1, dito ay paraan ng repeated addition. Mahabang pagbibilang, 2, ito, ilan ang bulaklak? Isulat dito, 2. Ilan ang bulaklak? Isulat ulit dito. Ilan ang bulaklak? Isulat dito. Ilan ang bulaklak? Isulat ulit dito. Ilan ang mga bulaklak? Isulat dito. Isulat mo ulit dito at dito. Dito naman sa huling kahon ay isusulat kung ilang lahat ang mga bulaklak. Bilangin mo ito. Maaari kang magbilang ng pa-isa-isa o isahan o pangkatan o skip counting by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 o 16. Susulat dito ang sagot. Dito naman ay multiplication o yung maikling paraan ng pagbibilang. Ilalagay dito sa unang kahon kung ilan ang pangkat ng mga bulaklak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 8. Susulat dito. Times 2 dahil tigda dalawa ang mga bulaklak sa bawat kahon. Equals kung ilan lahat ang mga bulaklak. Isulat dito ang tamang sagot. Number 2. Subukan nyo ngang gawin ito mga bata. Isusulat lamang sa kahon na ito kung tigilan ang mga puno. Dito naman sa uling kahon kung ilan lahat ang mga puno. Dito naman ay multiplication. Isusulat dito kung ilan ang pangkat ng mga puno. Bilangin ninyo mga bata. At isusulat dito sa pangalawang kahon kung ilan lahat ang mga puno. Gawin ang number 3, number 4, at number 5. Tayahin gamit ang linya. Pagdugtungin ang mga larawan sa hanay A na tutugma sa number sentence sa hanay B. Halimbawa, hanay A at hanay B. Number 1, tignan ang mga larawan ng bayabas. Mapapansin natin na tigdala-dalawa ang mga bayabas. 2, 2, at saka 2. 2 plus 2 plus 2. Hanapin dito sa hanay B kung alin dito ang addition sentence nila. Letter A ba? 5 plus 5 plus 5. B, 8 plus 8 plus 8. C, 2 plus 2 plus 2. D, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. O letter E, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Number 2. Pansinin ang mga bulaklak. Tig ilan ang mga bulaklak? Tama, tig tatatlo. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Hanapin mo sa hanay B ang 3 plus 3 plus 3 plus 3. Isulat ang letra ng tamang sagot. Number 3. Bilangin ang mga mangga. Tigilan ang mga mangga. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Tiglilima. 5 plus 5 plus 5. Hanapin dito sa hanay B ang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot. Number 4. Tigilan ang mga saging. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tigwa 8. 8 plus 8 plus 8 plus 8. Sulat o hanapin ang sagot sa hanay B. At number 5. Tigilan ang mga mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. Tigsa 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Hanapin ang sagot sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Karagdagang gawain, tingnang mabuti ang bawat larawan. Punan ang mga kahon ng tamang sagot. Number 1. May blank daliri sa isang kamay. Ilan ang daliri mo sa isang kamay? Bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Tig 5. Tama. 5 ang daliri sa isang kamay. Ilan lahat ang mga daliri? Bilangin mo lahat ang mga daliri. Gawin ang repeated addition. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 at ang sagot. Gawin din ang multiplication. Isulat dito kung ilang pangkat ang nakikita mo o ilang kamay ang nakikita mo. Dito naman isusulat kung tig ilang daliri mayroon sa isang kamay. Isulat naman dito ang sagot. Tandaan, ugaliing maghugas ng kamay at gumamit ng alkohol upang maiwasan ang anumang sakit o iwas COVID-19. Number 2. Mga bulaklak. Ilan naman daw ang bulaklak sa isang pangkat? Bilangin mo kung ilan ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulaklak. Ilang bulaklak sa 5 bungkos? 7, 7. Bilangin mo ito at isulat dito. Bilangin mo kung ilang bulaklak ito at isulat dito sa mga kahon. Dito naman ay isusulat ang kabuang bilang ng bulaklak. Multiplication. Isusulat dito sa unang kahon kung ilang pangkat ang mga bulaklak. Dito naman sa pangalawang kahon kung tigilan ang mga bulaklak sa isang pangkat. At dito naman ay ang kabuang sagot. Nakuha nyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mighty. Paalam!